world is love! Lahat ng maganda, lulukuhin ka? Maraming nagtatanong sa about dito sa Spain kung paano mag-apply, paano daw kami napunta dito. Mga ex-offer po kami. Ako pa ako sa Sweden, tapos silang dalawa sa Norway. So, ayan guys, gumawa ako ng vlog as a vlogger. Para lang po to sa mga au pair na nasa Europe na. Hindi po ito pwede sa mga na ano, nasa Pinas. Kasi hindi namin alam paano mag-apply dito. Galing pa ng Pinas, tapos mag-apply ka dito sa Spain. So guys, mga au pair dyan, watch this. Watch this. Tips sa mga au pair na gustong pumunta dito sa Spain. Unang-una guys, magplano, mag-ipon. Yes. Kailangan po ng pera, guys. Mag-ipon ka muna. Kung gusto mong pumunta ng Spain, mag-ipon ka ng pera. Magkano ba kalaki yung pera na iipunin mo? 700 euro. Mas malaki, mas better, actually. Mas malaki, mas better. Bakit? Pupunta ka dito, wala kang trabaho. Hindi mo alam kailan ka magkakatrabaho. Hindi mo, oo. So dito, hindi talaga siya mahirap maghanap ng trabaho. Pero hindi natin alam kailan tayo magkakahanap na trabaho. Kaya mas safe na meron tayong konting ipon. Full time dito guys, hindi na au pair ha. Sa au pair, may limit lang yung oras. Pero dito, domestic helper ka na po. Dapat guys, before kayo pumunta ng Spain, magtitira kayo ng isa or dalawang buwan visa contract mo as au pair bago kayo pumunta dito. Hindi naman nanghuhuli sa experience naming tatlo, hindi po nanghuhuli sa Madrid pag pumunta kayo. Yung maka-question siguro dyan sa country na pinanggalingan nyo, baka ma-question kayo, parang ganun, lalabas ka tapos pupunta kayo dito sa Spain, ganun, na konti na lang natira doon sa visa contract mo as au pair. At saka, pag bumili kayo ng ticket, maganda din na may return ticket kayo para hindi na din kayo ma-question sa immigration. Pero sa experience din naman din namin, hindi kami na-question, hindi naman chinek kung may return ticket kami. Pero yun guys, ano na lang yun, depensa. Bago ka pumunta dito, depensa lang talaga yan. Kung may kakilala ka po dito, much better din para matulungan ka maghanap ng apartment. Kasi guys, madali namang maghanap ng apartment. Depende sa gusto nyong apartment. Yung rate pala ng apartment dito sa Spain, guys. Room lang yun. No, I mean, it's per room. Per head lang yun, ha. Kami dito, apartment namin, per head lang. So, depende sa'yo. Kung madami kang pera, pwede makuha isang buong room. Kunin mo yung isa. May room na 250. Kung gipit ka, dun ka sa pinakamura. Mura na apartment. Kung ano naman, nakakaluwag ka, dun ka, meron naman, kunin mo isang buong room, 250. Ang apartment dito pala, included na yung bills, like internet, kuryente, tubig, tsaka pagkain. Minsan, may pagkain. Kung kayo, mga au pair dyan, may member kayo sa mga Facebook group dito sa Facebook, sa hindi ko sinabi kung ano. Kasi may kaiba kasi na Facebook group yung Barcelona, Spain, tsaka other na city sa ano. So, tapos na tayo, dapat may pera ka bago pumunta dito. Tapos, magtira ka ng 1 to 2 months na visa, au pair visa mo bago ka pumunta dito. Tapos, sa mga may kakilala, patulong kayo maghanap ng apartment before kayo pumunta dito. Sa mga walang kakilala, andito si Jenny. Andito si Kim. Sa mga walang kakilala, guys, syempre, maghanap din kayo na matanungan lang na mga Pinoy. Alam naman natin, may mga mababait na mga Pinoy na tumutulong talaga. Tapos guys, pag nandito ka na, syempre hindi na libre lahat. Ikaw na bibili ng pagkain mo. Pag yung walang wala ka pang trabaho, ikaw na bibili ng pagkain mo. Bus ticket, ikaw na talaga 'yon. So, sa trabaho naman guys, hindi po mahirap dito maghanap ng trabaho kasi madaming trabaho dito sa mga para sa babae. Pero sa mga lalaki guys, mahirap talaga.
Lalo na pag walang papel. Yung importante palang gawin, guys, pag nandito ka na sa Spain, siyempre, importante, mapadron ka. Maimpadron ka. Ano po yung impadron? Yan yung ano, mag-register ka sa local nila na, I mean, at least alam nila na meron kang address. Iyon yung ano, napatunay talaga na nasa Spain ka na. So guys, ito ha, pag una kayong pagpupunta kayo sa Spain, unang gagawin nyo, maghanap ng apartment. Kung may apartment, much better. Tapos, magpadron. Tapos, paghanap ng trabaho. Okay, yun. So ngayon guys, daming nagtatanong, may working visa po ba ka dito sa Spain? Paano ba mag-apply ng visa dito sa Spain? Sa totoo lang po, hindi ko po alam, hindi po namin alam paano mag-apply ng visa dito. Kasi kami, pumunta dito, may visa pa kami. Bago pa ma-expired yung visa, au pair visa namin, pumunta na kami dito. Sa totoo lang guys, wala kaming papel dito, wala kaming visa. 5 months na kami dito, pero wala kaming papel. Kasi, illegal po yung mga Pilipino mag-stay dito na walang visa. Hindi siya legal na literal na legal. Oh, legal siya. Hindi siya pero literal. Hindi sa ganun ka, ano na, pag mahuli ka, deport ka, hindi sila ganun. Hindi sila ganun. Kasi dito kasi, actually, kahit nga yung imbahada natin, yung Philippine na embassy dito sa Spain, kahit nga wala tayong visa ng Spain, pwede tayo mag-renew ng passport. Ang mga Pinoy po dito, guys, nakakatrabaho na walang papel. Oh, ingat-ingat lang din kasi pag nahuli din yung amo mo, penalty sila. Malaking penalty nila. Tapos ikaw din, kung nasangkot ka sa gulo o ganyan-ganyan, yeah, may nalabag ka, syempre, pag natanong ka ng polis, wala kang papel, syempre, may penalty ka. Syempre, guys, magkakapapel po kami dito. So, guys, paano ba magkakapapel dito? After 3 years po. Dapat ma-prove mo na dito ka na for 3 years. So, yung documents na necessary talaga na kailangan mo talaga ikip yung empadronamento, dapat gawin mo yun as soon as possible pagdating mo dito. Tapos, yung boarding pass, hindi naman siya literal na makakatulong talaga, pero sabi nila, pwede din naman daw. Tapos, yung mga remittance, like for example, pag nagpadala ka sa Pilipinas, something like that, yung resibo mo, ikikip mo kasi importante na sa resibo kasi andun yung address kung saan mo siya na po. Siyempre, makikita na at least andun ka. Anything na resibo na may pangalan mo, may date, tsaka address. Dapat may amo din kayo na pipirma. I mean, hindi po namin alam, guys, kung ano pa talaga. After 3 years pa kasi, bago pa lang kami dito. Kasi pa, may nagbabago yung rules dito, guys, sa pag-apply ng papel. Sa ngayon, po, wala po kaming alam. Wala po kaming masyadong alam about sa pag-apply ng papel. Pero, guys, ito lang sinasabi ko, pwede po tayong makapagtrabaho dito na walang papel dito sa Spain. Sa kayong matakot na mahuli kayo, huwag lang kayong gumawa ng gulo talaga. Marami po ditong mga Pilipino sa Spain na walang papel. Kung nagkahulihan pa, madami nang pinauwi. Si Bless pala, bata po yung pinagtatrabahuan niya. Nagbabantay siya ng bata, ako matanda, isang matanda. Si Kim, bata din. Nakahanap kami ng work. Kasi guys, hindi naman talaga mahirap maghanap ng work. Marami din naman naghahanap. Basta mag-ano lang kayo, magpa-member kayo dun sa mga ano Facebook group dito sa Spain. Yun lang tips na din namin. May nagpo-post doon ng mga trabaho. Naghahanap ng mga trabaho. Maraming Pilipino dito, guys. Makakakita ka talaga ng mga mababait. Mababait. Hindi po lahat mababait. Hindi namin nilalakas, pero hindi. Marami talagang willing tumulong. As in, maraming willing tumulong. Like us. See. Guys, sa mga marami pa pong tanong, guys, just comment below or just itong link na to, follow this group, which is the admin is the Kim Hazel. Sa mga offer dyan na maraming tanong about dito sa Spain. So guys, I think that's all for this vlog. So thank you for watching, guys, and don't forget to subscribe, like, comment, share, and comment. Guys, mag-subscribe kayo, guys, para mabayaran ko na yung mga talent.